Isa na magandang araw para matuto. Welcome back sa YouTube channel natin. Ako po si Architect Ed. At ngayon, pag-uusapan natin bakit ba karaniwan ay mainit ang bahay ng mga Pilipino? At paano natin ito mareremedyohan? Check this out. Bago ang lahat, nagpapasalamat muna ako sa 80,000 na subscribers na patuloy na dumadami. Maraming salamat po at sinong supportahan nyo itong aking channel. Thank you very much. Ang unang-unang dahilan kung bakit mainit ang mga bahay natin ay syempre yung araw. Yan naman ang major contributor talaga sa heat gain o pagkuha ng init ng ating bahay. At number one na problema, mali yung orientation ng bahay natin o yung pagkakapwesto ng bahay natin. Baka nakaharap tayo doon sa pinakamainit at yung mga openings ng ating bahay ay hindi nakapwesto ng tama kung saan sana makakuha siya ng mas malakas-lakas at mas malamig-lamig na hanging amihan. Di ba? So, number one na problema, mali yung orientation o yung pagkakapwesto ng bahay natin. At tignan natin itong isang diagram na ito para makita natin, maintindihan natin ano ba yung sinasabi natin na orientation. At ito na nga ang sinasabi kong ating diagram. Itong north, east, south, west, very elementary. Alam natin na ang araw ay sumisikat sa east at umiikot papunta south, papunta sa paglubog niya sa west. So, ibig sabihin, itong mga zones na ito, andyan ang sunrise, andyan ang araw kapag umaga. Nandito naman ang araw kapag lulubog na. Kaya itong zone na ito, ang pinakamainit na zone, no? Lalo na itong south, kapag tanghali at hapon, nandyan nakaharap ang bahay mo sa araw. Definitely, kung ito ang nakaharap sa araw, eh ito ang pinakamainit mong zones. Baka dyan nakaharap yung bahay mo. Nandyan nakaharap yung mga bintana mo. So, sigurado, papasok talaga ang init. So, dapat mapag-aralan, no? Alam naman ito ng architect, no? Kaya maganda magpa-design ka sa architect. No? Kasi alam ni architect kung saan yung tamang pwestuhan ng bahay. Nga pala, dito sa Pilipinas, dalawang klase ang hangin. Eh, no? O monsoon, no? Season. No? Yung tag-ulan, tsaka yung mainit. Yung dry, wet and dry season. At yung habagat, ito yung na-experience natin kapag ka-June hanggang mga October, medyo mainit ang hangin mula dito sa southwest. Kapag kalamigan naman, November, December, January, February, ito naman sa northeast monsoon, yung tinatawag natin na amihan. So kung may mga openings ka rito sa direksyon na to, ito yung medyo malamig na part ng bahay mo. So sa nakikita natin dito sa diagram na ito, no? Kung ganito ang positioning ng bahay mo, alam mo na ngayon saan yung mga poprotektahan mo mula sa araw. Ano yung bubuksan mo, lalagyan mo ng openings para makuha ng maraming malamig na hangin. At ano yung iiwasan mo na medyo maalinsangang hangin. No? So, orientation. Ang isa pang dahilan kung bakit mainit ang bahay ng mga Pilipino. Kasi nga, dikit-dikit. Karaniwan, dikit-dikit yung mga bahay natin. Siyempre, hindi naman lahat ay may kakayahan na bumili ng naka-detached, no? Na bahay. Karaniwan, row house. O kaya ay single or attached yung ating mga bahay sa isa't isa. So, ang tendency, wala kang ibang paglalagyan ng bintana. Wala kang choice kundi maglagay ng bintana sa harap lang. Minsan, sinasagad pa yung likod. Kaya, poor ventilation, number two na dahilan bakit mainit yung bahay mo. Anong solusyon dyan? Kung
poor ang ventilation ng ating bahay, edi lagyan natin ng ventilation. Kung harap lang talaga yung pwede mong lagyan ng ventilation, di lakihan mo na kung ano yung bintana mailalagay mo dyan. Kung sa likod ka naman makakapaglagay ng bintana, lakihan mo na. Kung hindi ka naman makakapaglagay ng bintana na sa at least sa 3 sides ng bahay mo, pwede kang gumawa ng paraan para magkaroon ng atrium. Yung atrium ay parang central yard, pwedeng nasa side, no? Basta yun ay bibigyan mo ng opening, no? Na walang bubong hanggang taas, no? Para dun papasok yung hangin, dun din lalabas yung hangin, no? Mapromote niya yung magandang circulation ng hangin. So, number 2 solution, dagdagan mo ang iyong ventilation. Isa pang dahilan kung bakit mainit yung bahay natin ay hindi natin alam kung paano mapoprotektahan yung ating interior space mula sa araw. Siyempre, araw pa rin yung pinaka problema, no, kung bakit umiinit yung bahay natin. So, anong mga paraan para maprotektahan natin yung interior space natin sa sobrang exposure sa araw? No? Pwede tayong gumawa ng shading device. Yung shading device, ito yung mga pwedeng architectural elements, no? O screen na partially binablock niya yung excessive exposure ng sun rays, no? Papunta sa walls mo, papunta sa bintana mo. No? So, pwedeng ito ay shutters, pwedeng louvers, pwedeng mas malapad na eaves o yung bulada. No? Yan yung mga paraan, no? Para hindi masyadong naka-expose sa matinding init ng araw yung interior space mo. At kung magagawa mo na hindi naman talaga salamin, no, kasi yung salamin, napaka-init na material yan, no, kapag ka natutukan ng araw. So, kung meron kang maiisip na alternative sa salamin, o kaya naman protection doon sa likod ng salamin, kagaya ng blinds, curtain, makakatulong yan para mabawasan yung init na pumapasok sa loob ng bahay mo. Pang-apat, ay yung mababang ceiling. Tandaan natin, yung mainit na hangin ay pumupunta sa itaas. Kapag hindi yan mataas, yung ceiling mo ay hindi mataas, di malapit lang sa ulo mo yung mainit na hangin. Mararamdaman mo tuloy ang init. Kaya ang isang paraan para mawala yung mainit na hangin ay mataas yung ceiling, tapos merong exit yung mainit na hangin. Lagyan mo ng exit sa bandang itaas ng bahay mo yung mainit na hangin. Halimbawa, doon sa loob ng ceiling, no, kung ang iyong roof ay gable, no, doon sa bandang upper portion ng wall, lagyan mo ng butas. Ayan. O kaya ay perforation, kung saan lalabas o tatakas yung mainit na hangin na nasa taas, nag-i-stay sa taas. Kung makakawalan mo yung mainit na hangin na yun, mababawasan yung init na nandiyan sa part ng kisame mo. Pwede mo ring lagyan ng insulation foam ang loob ng kisame para hindi masyadong mainit yung bubong. Kasi magra-radiate yung init na galing sa yero pababa. Mamamaga yung init na yan, no? Pero kung meron kang insulation foam or insulating element, no, mababawasan yung init na nandyan sa bandang itaas na part ng bahay mo, which is yung kisame. Isa pang dahilan ay yung heat gain na pumapasok sa material ng bahay mo. Number 1 na walling material na ginagamit natin ay gawa sa concrete. Ang concrete ay notorious yan sa pagsipsip ng init during the day. Pero pagdating ng gabi, ibubuga niya yung nakolekta niyang init. Kaya kung ang ating walling material ay concrete, no, yung mga precast concrete, yung solid na concrete, oh, napakainit niyan sa gabi. No. Kaya mas maganda kung gagamit tayo ng ibang mga material, mga lightweight material, mga insulated panels, mayroong EPS, may sandwiching system. No. Hindi hihigop ng matinding init yung pader mo at siya namang ibubuga niya sa gabi. No. Hindi. Kaya mag-research ng mga materials, walling materials, in particular,
na mayroong insulating characteristics, no, or properties para hindi masyadong ibuga yung nakolektang init ng material during the day, ibubuga niya sa gabi. Mahirap kayang matulog sa gabi na napakainit ng singaw, di ba? At dahil nabanggit nga natin na yung mga surfaces ng bahay natin ay sumisipsip ng hangin, pwede tayong maglagay ng mga elements na magbablock doon sa excessive sunlight para sumayad siya sa wall, no? Merong mga ginagawa ngayon ng mga treatment sa wall. Halimbawa, yung mga green wall, lalagyan nila ng halaman yung pader, no? Para lumamig-lamig yung ano, no, yung pinakabalat ng walls, no? Yung iba naman, ginagawa nila sa surface ng pinaka ground, no? Imbis na sementuhin yun, yung ground, pwedeng gawin natin na damo o grass, di ba? O kaya mayroon kang garden. Imbis na konkreto, lupa, no? Na mayroong halaman. So, yan ay nakakatulong para mabawasan yung tumatalbog na init na sinisipsip ng ating ground papunta doon sa pader, papunta sa ating mga bintana, papunta sa loob ng bahay, at nagbibigay ng mainit na singaw sa bahay natin, no? Yung mga simpleng treatment na yan, malaking tulong, no? Kaya kung makakapagtanim kayo ng maraming puno, eh, mas maganda, no? Oxygen pa yan, no? Makakatulong ka pa sa environment. At dahil nabanggit din natin na yung mainit na hangin ay pumupunta sa itaas, meron tayong video tungkol sa natural ventilation, no? Pwede nyo tignan yung video natin tungkol dyan, i-discuss yung ibang mga paraan para ma-improve yung ventilation ng bahay mo, no? So, tignan nyo, no? Bisitahin nyo yung ano na yan, yung video na yan, no? Para mas detailed yung information na makukuha nyo. Alright, hanggang dyan muna tayo sa susunod uli na discussion natin. Sana present pa rin kayo. At yung hindi pa mga nagsusubscribe dito sa channel natin, please do subscribe and hit the notification bell kung gusto nyo ng update sa mga bago nating videos. At kung gusto nyo i-share sa inyong mga social media accounts ang ating mga contents, ay malayang malaya kayo na gamitin yan. Again, maraming salamat po. Mag-ingat po tayong lahat. This is Architect Ed. Bye!